Odi Diaz, totoong ugali ni Liza Soberano, isiniwalat. Mapagpalang araw sa atin lahat, guys, narito yung latest update dito nga sa trending na nangyari kay Liza Soberano. Dito kasi sa showbiz update na programa ni Odi Diaz, na pag-usapan na naman nila ang tungkol dito kay Liza Soberano. Yung tungkol sa mga ayaw niya nung siya ay nagtatrabaho bilang talent manager niya itong si Odi Diaz. Ayon sa kanya, kahit na yung pangalan niyang Liza ay ayaw na ayaw niya at hindi niya gusto. At kahit na anong sabihin daw ni Liza, kahit na ayaw niya sa pinapagawa sa kanya, ay wala daw siyang boses kasi na kinokontrol ng kanyang production o ng kanyang manager na si Odi Diaz. Lahat ng ito ay pinabulaanan ni Odi Diaz kasi nga ayon sa kanya, lahat ng mga produkto o para kay Liza Soberano ay tinatanong siya ng management o ng ABS-CBN kung ano yung gusto niya, kung gusto nga ba niya yung proyekto na gagawin nila o hindi. Pero yun nga ay itong si Liza Soberano pala may hindi magandang ugali. Pihikan daw itong si Liza Soberano kung kaya't anim lang yata na teleserye at pelikula ang kanyang nagawa dito sa ABS-CBN. At nagre-reklamo pa itong si Liza Soberano kasi nga ayon sa kanya, isang lalaki lang daw ang naging katambal niya sa kanyang teleserye o sa kanyang pelikula. At ayon pa sa kanya, umiikot lang daw ang buhay niya sa tatlong direktor. Siguro naman ay gustong-gusto niya rin na makapartner yung ibang mga lalaki na mga actor sa industriya. At yun nga ay gusto niya siguro makapagtrabaho sa ibang mga director. Yung mga sinasabi niya kasi ay umiikot lang daw yung mundo niya o tatlong lalaki lang na direktor ang humahawak sa kanya. Siguro ay ayaw niya sa pamamalakad ng kanyang mga direktor kung kaya't daw ay nagre-reklamo itong si Liza Soberano. Pero ayon nga dito kay Odi Diaz, matalas yung memorya ni Liza Soberano. Sa katunayan nga ay 7 lingwahe yung kaya niyang bigkasin itong si Liza Soberano. Pero yun nga ay siguro ay nakalimutan niya lang talaga yung mga nangyaring maganda sa kanya. Yung mga ginawa ng mga taong nasa paligid niya. Kaya hindi siya nagpasalamat dito. Bagkos ay nagreklamo pa itong si Liza Soberano kung kaya't ay marami yung nangbasa kanya at tinawag nga siyang walang utang na loob at bastos. Kasi nga naman ngayon si Liza Soberano ay inaalagaan na siya sa pamumuno nga ni James Jared at magkasama pa silang dalawa sa isang bahay sa Amerika. Kaya nga maraming mga netizen ang nagtataka kung ano ang nangyari kay Liza Soberano. Bakit tinapos niya na ang kanyang commitment sa ABS-CBN? At hindi lang yun, pati na rin itong si Enrique Hill ay gusto na rin magsulo ng kanyang karera.